Abay, naramdaman na agad ang magandang epekto ni LeBron James dito nga sa team ng Lakers, lalo na dito sa kanyang big man na si Anthony Davis. Pero bago yan ay quick recap muna tayo ng nangyari sa marinang per quarters. Well, new look Lakers ang ating nakita kanina dahil LeBron is back in the starting lineup at pati na rin si Schroeder dahil wala si Beverly. Sa Spurs naman ay the same starters pa rin. Unang quarter natin, solid agad ang paglalaro ng Lakers offensively. Ramdam agad yung epekto ni LeBron sa court. Kababalik pa nga lang ni LeBron pero sanda mukal, abay kay dami na agad na double team ang kanyang nakuha laban nga sa Spurs. Nagresulta nga ito sa mga puntos ng Lakers. Si Lonnie Walker naman ay gusto atang gantian ng kanyang former team dahil first quarter pa lang ay 10 points na agad ang kanyang binigay. Spurs naman ay patuloy na pinapatunayan ang kanilang title as the worst defensive team in the NBA. Yung opensa nila ay matamlay din, kaya naman 33-21 ang scoring. Second quarter, pretty much the same story para nga sa two teams. Lakers leading by double digits. Pinalaki pa ito sa 20 puntos. Spurs naman, mga idol, sinusubukan pa namang humabol pero nahihirapan nga sila dahil sa kanilang hindi magandang depensa at mabagal na opensa. Pagdating naman natin dito sa third quarter, dito sa umpisa ang Lakers sila pang may hawak ng momentum. Pero since si Keldon Johnson ay gumawa nga ng run niya, ay parang naapektuhan na rin ang buong team ng San Antonio Spurs at kinuha nila sa Lakers ang momentum. At mga idol, yung malaking lead ng Lakers na umabot pa ng 20 points ay naibaba nga nila to 4 points. Talaga namang energized na energized itong team ng San Antonio Spurs kasi naman ang Lakers ay nilamig nga the last 4 minutes sa ating third quarter. Fourth quarter naman natin, buhay na buhay ang Spurs pati na rin ang Spurs crowd. Nababa pa nga nila ang kanilang hinahabol to 3 points. Pero ang Lakers remained calm. Nagkalma lang ang Lakers at take over mode. Etong si LeBron James at si Anthony Davis down the stretch. 8 points mula nga sa dalawang superstar ng Lakers, para ibalik sa double digits ang kanilang lamang at panatilihin nga ito all throughout the quarter hanggang sa manalo sila. Naging final score natin sa labang ito ay 105-94. Anthony Davis of course ang nanguna pa rin sa Lakers with 25 points and 15 rebounds. Meron siyang 3 block. Hindi na nga katulad ng kanyang mga tinala this past games na talaga namang grabe monster performances. Pero sapat nga ito para mabigyan ng panalo ang kanyang team. At ang dahilan din kasi niyan ay may tulong na nga nakakuha itong si AD. Nabawasan na ang kanyang load offensively nang dahil si LeBron James ay nasa court na muli at umiscore nga siya ng 21 points, meron siyang 8 rebounds, 5 assists and 3 steals. Tapos ang ganda pa nga rin ang kanilang plus minus dahil pareha silang may positive 16. Sa kabilang team naman, eto ngang si Trey Jones ay may 19 points, Keldon Johnson 15 points and 9 rebounds. Napakaganda nga talaga ng epekto ni LeBron, mga idol, sa pagbabalik niya dito sa Lakers. Yung gravity niya kasi as a player ay talaga namang naramdaman nila. Double team every time na nasa poste itong si LeBron na nagresulta sa mas maluwang na spacing para nga sa Lakers player to cut at makakuha ng open 3-pointers. Hindi na rin kinailangan ni AD na maghalimaw dito sa laban dahil may katulong na nga siya. Nag-share nga sila ni LeBron James ng load offensively. Kaya nga yan ay malaking tulong talaga kay AD. At pagdating nga ni Anthony Davis sa kanyang post-game interview ay pinatunayan niya pa yan. Dahil sabi niya ay napakaganda nga daw talaga na finally ay nakabalik na itong si LeBron James sa Lakers. At damang-dama nga daw kaagad ang kanyang pagiging leader on the court. Pati na nga rin daw ang kanyang scoring, lalo na ang kanyang playmaking niya ay talaga namang daw naka-apekto sa panalo nila ngayon. Lalo na nga daw pagdating sa fourth quarter down the stretch dahil nga daw sa kanilang pick and roll pati na rin sa play calling ni LeBron James ay talaga namang nakatulong nga daw ito sa Lakers para kuwanin ang panalo. At sana nga daw ay patuloy na maging healthy itong si LeBron James at makalaro nga siya sa Lakers games sa mga susunod na araw. So talaga namang napakaganda ng epekto ng pagbabalik ni LeBron sa team ng Lakers. Pinatunayan pa yan ni Anthony Davis sa kanyang interview. Tapos nagresulta pa sa panalo ang kanilang game ngayon. Siguro ang mapupuna nga lang sa performance ni LeBron James sa kanyang pagbabalik ngayong araw ay ang kanyang 9 turnovers.
Siguro dahil na rin sa 5 games na nakaupo itong si LeBron. Pero siguro okay lang din naman yan dahil panalo naman ang team ng Lakers.